Napakahirap para sa isang tao ang tumanda ng mag-isa. Yung wala man lang titingin o mag-aalaga. Masakit man isipin pero ito ay nangyayari sa totoong buhay. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang matanda na siguradong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Kaya naman, inaanyayahan ko kayong manood hanggang sa dulo ng videong ito. Siya si Nanay Denny, 85 taong gulang na at mag-isang naninirahan sa bahay na ito. Ayon sa kanyang mga kapitbahay, matagal nang nag-iisa ang matanda at wala ni isa mang kamag-anak ang dumadalaw sa kanya. 5 buwan na ang nakakaraan mula nang mahulog siya sa hagdan. Good afternoon po! Pero kaninong bahay po ito? Kanya po talaga to. Sa kapatid niya, kaya lang namatay yung kapatid niya. Siya lang talaga. Kayo lang po tumitigil kay nanay? Ako lang po. Mula kailan pa po? Siguro mga 4-5 buwan na po siyang ganyan. Pero dati si nanay? Nakakalakad siya. Nakakalakad? Nakain niyo yung sarili niya? Kaya lang, umakyat siya na nahulog. Buti nga po nakita namin siya, buti matay na. Kasi nakita namin siya, 4 na araw na pala siya na. 4 araw siya nakahiga doon? Noong una ay inakala nilang wala nang buhay ang matanda dahil napansin nilang 4 na araw na itong hindi lumalabas ng bahay. Noong maglakas loob silang pumasok ay biglang nagsalita si nanay. Humihingi siya ng tulong. Iyon pala ay 4 na araw na siyang nakabulagta sa sahig dahil nahulog siya sa hagdan. Hindi niya magawang gumalaw dahil bukod sa pamamaga ng katawan ay na-dislocate din ang buto niya sa kanang bahagi ng kanyang pigi. Ngayon, parang masakit niya ay. Hindi ko mabuhat-buhat yung paa ko. Hindi niyo maano po. Pero itong sa na-straight niya, pareho, na-straight niya. Hindi. Yung isa, ito yung katawang niya pagka tinatayo ko siya. Kaagad nila itong dinala sa ospital, ngunit ayon sa doktor, hindi na maaaring operahan si nanay dahil hindi nakakayanin ng kanyang katawan. Makikita sa mga larawan kung gaano kapayat si Nanay Denny. Noong una ay maraming kapitbahay ang nagtutulong-tulong upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan tulad ng diaper at pagkain. Pero habang tumatagal ay sumuko na ang iba sa pagtulong dahil marami din silang pinagkakagastusan. Tanging ang pamilya ni Nanay Merlin na lamang ang nagtsatsagang mag-alaga at tumingin kay Nanay Denny ngayon. Kaya lang ako nang tuloy talaga ng alaga. Meron kayo po, wala na kayo, kumbaga mga anak, na di may mga anak rin kayo? Meron po, 4 anak po. Buti po may time pa kayo. At inahati ko nga siya, inahati ko. Pagkatapos sa bahay, siya naman. Pero po si Nanay, nung okay pa? Kaya katulad niya, binibisita ko lang. Ayon sa kwento ni Ate Merly, wala pang 1 taon mula nang magkakilala sila ni nanay. Dati pa raw itong nanghihingi ng mga pagkain dahil wala naman siyang trabaho. Matagal nang yumao ang kanyang asawa, habang ang nag-iisa niyang anak na babae naman ay nasa ibang bansa. 65 taong gulang na, walang trabaho at 1 TNT, kaya kahit gustuhin mang umuwi ay hindi pa pwede. Bihira lamang itong tumawag at hindi nakakapagpadala ng pera para sa nanay niya na mayroong sakit. Sinubukan namin kausapin si Nanay Denny. May mga panahon na maayos ang kanyang sagot pero madalas ay malayo ang kanyang sinasabi at hindi na related sa tanong. Kung sakali mo panood ng anak ko ngayon, ano gusto niyang sabihin niya? Kung buting siya nagpapaayos itong bahay. Mm-hmm. Yung kapitbahay namin ang pinapaayos niya. Mm-hmm. Ito sana. Pero hindi dumating ang kera. Kaya rampa. Ano pangalan ng anak? Tika. Natatandaan niyo po ano pangalan ng anak ninyo? Hmm? Ano pong pangalan ng anak niyo? Natatandaan niyo? Jodie. Jodie.
Georgie. Bagamat ganito ang kalagayan ni Nanay Denny ay natatandaan niya pa ang kanyang pangalan at birthday. Denny, ano po? Yep, maging ang pangalan ng kanyang anak. Ayon sa kanya, ang orihinal na nagmamay-ari ng bahag ay ang kanyang kapatid na si Anton. Wala itong asawa at anak, kaya naman noong sumakabilang buhay ito, 9 taon na ang nakakaraan ay sa kanya na napunta ang bahay. Kasabay noon ang pag-iisa niya sa buhay. Dahil sa kanyang edad ay hindi na siya makakapagtrabaho pa. Wala siyang pinagkakakitaan, kaya nanghihingi na lamang siya ng pagkain sa mga kapitbahay. Hindi rin siya nakakapagpa-check up at wala ring vitamins na iniinom. Inilapit ni Ate Merly at ng mga kapitbahay ang sitwasyon ni Nanay Denny sa barangay at sa mga opisyal ng gobyerno. Mayroong nagbigay ng wheelchair at ito ang kasalukuyang ginagamit ni Nanay sa tuwing papaliguan siya ni Ate Merly. Inikot rin namin ang kanyang bahay. Mayroon siyang mga gamit, ngunit karamihan sa mga ito ay hindi na mapapakinabangan. Malinis ang banyo dahil ayon kay Ate Merly, nililinisan niya ito. Nagpaalam din kami kay Nanay Denny na pupunta kami sa itaas ng bahay. Nay, okay lang ba mag-ano kami dito? Tingnan namin yung bahay mo? Oo. Okay lang, akit lang kami, ha? At dito, nakita namin ang marupok na hagdan kung saan siya nahulog. Ang dalawang kwarto ay parehong hindi na matutulugan, lalo na kapag maulan dahil sira-sira na ang kisame ng bahay. Sa banyong ito, makikita ang ilang mga damit. Ito raw ay nilabhan pa ni Nanay Denny bago siya mahulog sa hagdan. Ang mga kapitbahay niya rin ang naglinis nito dahil ayon sa kanila, parang basurahan ang bahay ni Nanay. Punong-puno ito ng kalat at mga basura. Isa sa ating mga kababayan mula sa United Kingdom ang nagpaabot ng tulong para kay Nanay Denny. Thank you very much. Kaya naman noong araw din na bumisita kami ay nagdala kami ng mga grocery para kay Nanay. Siyempre, mayroong diaper, wipes, bigas, noodles, delata, gatas, biskuit at vitamins. Napakalaki ng pasasalamat ni Nanay Denny sa tulong na naibigay sa kanya. At umaasa rin na sana sa mga susunod na panahon ay muling may darating pang tulong. Ang perang kikitain natin sa videong ito ay ibabahagi rin natin kay Nanay Denny upang maibili pa siya ng pangangailangan at para na din masuplayan siya ng diaper, vitamins, gatas at pagkain. Sa mga nais magpaabot ng tulong ay maaari kayong mag-send ng mensahe sa ating Facebook page upang maibigay ang bank account o GCash. Ilalagay ko ang link sa ibaba. Maraming salamat po. Thank you very much. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.